magagandang lalaki at misteryoso. Iwanan niyo akong nag-iisa eh. Hindi rin ako makakatulog. Sapagkat nag-uumapaw ang kaligayahan sa aking puso. At hanggang bukas na lamang, ay magiging may bahay ako ni Enrique. Ibig ko maging madali na ang oras. At ibig ko maging umaga na. Oo, kumalang nasa lugar mo, ito yung hindi rin ako makakatulog. Kumalang napakaswerte mo. Napakagandang lalaki ng mapapangasawa. Talaga? Papalad ka talaga, sorry. Oo, huwag ka namang pinagpik. Salamat ka pa nga't lumigo sa'yo kahit na matanda eh. Salita, Anita. Nakakapeste ang matandang yun eh. Oh, wala akong iniwan sa pusa kong maglambin. Matilda, uh-huh. Halika nga, ilipit mo lahat ang mga regalo to. Uh-huh. At dali mo lang sa kwarto, ha? Umaga naman. Hindi po kayo natatandaan. Ano mo ba maipaglilingkod ko sa inyo? Hindi mo nga ako matatandaan pagkat ngayon lamang tayo nagkahamak. Ako'y naparito bilang isang ina upang manikluhan at mag-aawa sa iyo anak-anak sa unang manay na batang ito. Hindi kita maunawaan. Ang batang ito'y hindi magkakaroon ng panganak kapag napakasal ka kay Enrique. Ang ibig mo sabihin? Oo, Sanita. Si Enrique ang naman ang batang ito. Sabihin palad na ina, ikaw ay babaeng katulad ko. At ako yung maasal, maunawaan mo ang bigat ng dalamahating ibig ng buwasag ng aking bibig. Maawa ka sa akin at sa aking anak. Pangalan ng Diyos ang niluluhog ko sa iyo. Niluluhog ko sa iyo kung nakagawin ng kaligayahan aming mag-ikaw. Huli na ang paglapit mo sa akin. At saka hindi kita dapat paniwalaan. Si Enrique iniibig ko. At ako man ay may karapatan din lumigaya sa piling niya. Sa totoo man at sa hindi sinasabi mo, ay maliwanag ang kanyang kapasyahan na ako ang napili niyang pakakasalan sapagkat ako ang tunay niyang minamahal. Nagkakamali ka, Sulidad. Wala pa sa pagkapatay, nagmahala ba kami ni Enrique? Alam na alam ko ang kanyang damdamin. Napilitan siya magtapat sa ilang pag-ibig dahil hindi siya sanay sa pagdaranita. Nakita niya sa iyo ang landas na magbibigay sa kanya ng masaganang pamumuhay. Sa madaling sabi ang iniibig niya sa iyo ang iyong kayamanan at hindi ikaw. Kahit habang may panahon ay imulat mo ang iyong mga mata sa katotohanan. Hindi ko na ibig marinig pa ang sasabihin mo. Si Enrique tapat sa akin. At hindi ko paniniwala ang mga binibintang mo sa kanya. Kahit maaari ka nang makalit at wala ko pa kailang sa inyong dalawang magina. Kung hindi mo man matagpuan sa iyong puso ang ako ikapag ay maawa ka sana sa aking anak. Huwag mo nga ipagkaitang karanahan ng kanyang pagkatao. Sapagkat lalo siya higit na may karapatan sa pangalang inaagaw mo sa kanya. Inaaksaya mo lang iyong panahon. Umalis ka na! Ikaw ay bata pa. At makakatagpo ka ng higit na makapagpapaligaya sa iyo. Ang pag-asa namin sa buhay na mag-ingay na kasalanan sa iyong mga panat. At kapag yan ang iyong pinagkaitay, mama sa ating mga amin na magpagpapaliwakan, kaya na mabuhay na lamang sa pag
magluha sa amang panahon. Maawa ka sana sa amin, Dugsan. Maawa ka sana sa amin. Maawa. Ako ba'y kaawaan niyo kung ako naman ang magdugsan o pang kayo'y lumikaya? Ang magiging kahiliya ko pa sa lipunan ay mahuhugasan ng inyong pagluha. Kung ako pa'y magpakamatay o mahuhugas lang ang inyong kaligayahan ay patatawarin kaya ako ng Diyos. Talaglitanin mo ng tahanan ito. At huwag mo nang gampalain ang aking katahimikan. Lumayas ka na! Lumayas ka na! Ate, Tatapolo, tayo na sa simbahan. Hindi na tayo pupunta sa simbahan. Naramdam kong sabihin, hindi na matutuloy ang ating mag-usap ng Diyos. Pinuho ko na sa aking sarili na nakasalan ang isang babaeng lalong karapat dapat sa aking pagmamahal upang mabigyan ang pangalan ng walang malay na bunga ng aming pag-ibig. Inaamin kong ako ang may kasalanan ng lahat sapagkat nasilaw ako sa iyong kayamanan. Ang akala ko'y mabibili ko ang buong daigdig sa pamamagitan ng iyong salapin. Sabihin pa, ako isang tao lamang na inianhak sa pagkakamali. Dahil sa mga kabutihang loob na ipinamalas mo sa akin, ay hindi ko maatim na ikaw ay patuloy ang dayahin. Patawarin mo ko, Soledad. Enrique. Mangyari ko eh, Senyorita Margarite. Mahuhuli raw kayo sa minte. Sige, kunin mo ang belo ko. Napakosin ako. Sulong, sulong sa
Oo. Salika! Ate, kaya na mahuli na tayo sa misa. Ate, naiyak ka? Wala kang pakialam. Tena! Narito pang isang ubod ng bango, subalit sa ganda'y alangan sa iyo. Eto pa. Ayan pa. Lahat na ikunin mo't alay ng puso kung ngayon ay hilong-hilo. Ipipitas pa kita ng mga bulaklak at nang magkumamoy ang lansa ng dalag. Tama na yan, baka yulo kita. Ayun, parang nagyan ako ng mga bulaklak dyan, ha? Alejandro, patay ng makina. Ay, magandang mago po. Sino kayo at anong kailangan nyo rito, ha? Senyorita, senyorita, napatulong lang ako sa kanilang mamigtas ang bulaklak. Ito pa. Salamat. Sila ang taga-Maynila kanina pa naghihintay. Ah, mga ahente, ha? Hindi ko kailangan ng ahente dito. Hala, pumasok ka sa loob. Tali! Aba, nagkakamali po kayo. Ako po ang agrimisyon na pinatawagin niyo sa Maynila. Ah, kayo pala, ha? Pwes dapat niyo malaman na hindi ko kagustuhan ang pagkakatawag sa inyo. Si Paporong ang dapat niyong kausapin tungkol sa bagay na yan. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa iyo. Armando Villamor po, ang bago ninyong lingkod. At sila naman ay si... Margarita Morenti po. Kinagagala ko kayo makilala. Ako man po ay gayon din. Ah, siya nga pala, ang aking kaibigan. Pablo, walang gulat po. Pag-utusan ninyo. Maibaho ako ng salitaan. Sino ba si Paporong at saan nakatira? Ah, si Paporong ba? Siya ang aming katiwala. Tsaka, dyan lang siya sa may libis nakatira. Itanong na ninyo sa mga tao doon. Lahat naman sila ay nakakaalam eh. Salamat ho. Wala naman. Margarita! Bumalik ka na! Ano ba ginagawa mo dyan? Matali ka! Hanggang sa muling pagkikita. Ang baksik pala ng kapatid noon. Oo nga, no. Tayo na kay Paporong. Bukas na, linggo naman ngayon eh. Pasyal-pasyal muna tayo sa plaza at baka maraming magandang babae doon. O sige, kasama na lang kita. Meron na ako na akong sundahan eh. Alejandro, akong bahala sa iyo ha. Arigado. Salamat. Abling, maleta. Hindi pa papayaman ang nais kong gawin. Kung hindi, ang ibig ko ay maraming makinabang sa mga lupain niya. Iyan ang tama, ita. Hindi lamang mga kanayo natin ang makikinabang. Ang sabihin mo, baka kumuha pa tayo ng ibang magsasaka sa ibang bayan. Biro mo ba ang laki ng asyenda niyan? 2,000 hektarya. At kung lahat na yun ay matatamnan, ay aani tayo na mahigit sa 100,000 kabantaon-taon. Oo nga,
Ngunit napakalaking kapital ang kakailanganin natin. Hindi gaano, Idal. Sapagkat karamihan sa magbubuki dito, eh may pagkakautang sa tatang mo. Hindi nga lamang sila makabayad sapagkat hindi mo sila pinagtatrabaho. Eh, sino-sino ba sa Morente? Tingnan ko nga. Eto, pagdating ko sa'yo. Ayan. Francisco Sanchez, Eladio Limpopo, Teopisto Castro, Alex Bontigab, Venancio Simbula, Apolonio de Leon. Baporo, hindi ba yan ang apelido ng tatay ni Temyong? Ayan nga ang yumaong ama ni Temyong. Ay, maibalita ko nga pala sa iyo, Idan. Narito na si Temyong. Kagagaling lamang niya si Mindanao. Ah, hindi ako interesado. Magkano utang? Aman poro, yan ba ang Temyong na may-ari ng batalan na nakasasak sa lupa ni Miss Morente? Batalang naka... Yan nga. Alam mo, Idad, ang kanilang bahay, eh may batalan. Yung batalan nila ay lampas na sa kanilang bakuran, kaya't naroon na sa lupa mo. Maliit lamang, 2 meter lamang yata. Magkano ka mo ang utang? Tingnan ko nga. Ito. Mahigit lamang sa 2,000 piso. Sa Makatwid, eh, hindi siya maaring tumangging manilbihan sa akin kung gayon. Ah, hindi maaaring tumangging sa'yo. At saka, nayan eh, pakikinabangan natin ang batang niya. Malawak ang kanyang karanasan sa agrikultura. Maaari natin siyang gawing pangalawang katiwala. Alam mo, Idad, ako'y matanda na at hindi ko na kaya mag-isa ang trabaho niya. Kung ayaw mo naman eh, magpatawag tayo ng iba sa Maynila. Ah, huwag na, Baporo. Huwag na. Yan taong yan ang ibig kong gawing pangalawang katiwala. Magaling. Bukas din ay pupunta ang set kakausapin ko. Sasama ko sa'yo. Lalong mabuti. Idad, pakinggan pa itong mga pangalan ng mga tao na kakautang sa inyo. Huwag na't masakit na ulo ko. Bakit hindi kami? Margarita, yan na. Kaya nang bahalang magpapasensya at marami pa kaming gagawin. Ako, hindi nga ka naubos ang hiningin niyo. Lalo na kayo. Alang-alang sa iyo. Ako naman. Ay, huwag mo kasi doon. Gigi, nandiyan ba si Temyo? Oho! Nandiyan ho, Sita? Tawagin mo, tawagin mo. Oho! Tata Poro, gano'n ba ang laki ng lupa kung nasasakop nila? Ah, hindi namang gaano. Halika din eh, tignan mo. Ayan, mula lamang dito hanggang doon. Ah, maliit lamang naman pala eh. Aba, Poro, naririyan ka pala. Nananit ka. Magandang araw po. Magandang araw po naman. Eh, sinamahan ko po sila at meron kami sa jacket, eh. Marami, nandiyan po ba? Ah, tungkol ba rin sa kapilasong lupang nasasakop ng aming batalan? Eh, talaga namang aalisin niya na, hindi pa lamang na asikaso ni Temyo. Huwag kayong mag-alala at talagang hindi naman namin kayo lalamangan. Aba, hindi nga po, Nanay Ska. Aba, hindi ho. Tinitingnan lamang namin. Kakapraso lamang naman pala eh. Ano ba yun? Kuya, ang batalan natin, pinigigin ba nila? Ito ba? Ubod lang sa sakin. Para kapraso lupa, hindi makatulong. Ano? Hindi niya na itinari ito, nani. Huwag mong gawin yan! Huwag mong alam! Huwag! Huwag! Huwag din yan! Huwag mong gawin yan! Tigilan mo! Huwag tumigil ka! Wala kang karapatan sumira na ano pa mang bagay na pinakikinabangan. Kahit na sarili mo yan! Wala pala, ha? Nangaral ka pa. Hindi ba yan ang gusto mo? Hindi! Napakadilim kasi ng pag-iisip mo. Kaya wala kang tag-uumas, hindi! Hoy, lumayo-layo ka nga't makapatigay kay mga palakol mo. Tenyo! Tenyo! Hindi yan ang sadya namin dito! Hindi yan! Sino ba lolokohin ninyo? Ano ba pinalito ng babae yan? Hindi ba upang kami pagbintang magnanakaw ng lupa at alipustahin kami mga mahihirap? Oo. Yan ang pagkakakilala mo sa akin. At yan din ang pagkakakilala ng lahat. Lahat kayo na pupuo sa akin! Pinararatangan niyo ako ng kasalanan kailanman ay hindi na mahay sa aking puso. Kasalanan ko pa kung sarilinin ko ang aking kalungkutan. Kayo pa'y kinampala ko kailanman. Masama pang iligtid ko ang aking sarili upang iwasan ang inyong pagkutya. Marahil ang hindi niyo maunawaan. Kapagkat bawang inggit, buot, at kasasiman na naghahari sa lahat ng dako. Napakalaki ng pinagbago ng daigdig na ito. Sadya'y napakalaki. Thank you.
ko man ay may nagawang kasalanan o pagkakamali sa inyo, hinihingi ko ang inyong kapatawaran. Mula ngayon ay iuukol ko na lamang ang aking buhay sa pagkakawang gawa. Lahat ng aking mga lupang nakatiwangwang ay pagyayamanin ko ng muli. Temyo, hihintayin kita sa bahay bukas ng umaga. Ikaw ang napili kong katiwala. Okay, bait-bait naman pala eh. Kamusta pa siraan ang batala natin? Ay, mangyari! Wala pa sa titigil ng dagdag mo. Hmm, bata ito eh. Dapat nga pala naman tayong mapahiya sa inasal natin. Oh, ano mo? Itong batang ito eh. Umakit ka na! Umakit ka na! Kasi batala natin eh. Kuntik nang nagkawaras-waras. Akala ko ba'y naunawaan na niya ako? Nag-aksaya pala lamang ako ng panahon. Para din pala ako nakipag-usap sa isang kwabo. Dad, napipiho kong si Darating. Darating, Darating. Bakit hanggang ngayon ay wala pa? Pinaghihintay niya ako. Ano ba akala niya sa kanyang sarili? Emperador? Pag hindi pa siya dumating sa loob ng 5 minuto, makikita niya ipamumukha ko sa kanyang pagkakautan ng kanyang ama. At pipilitin ko siyang manilpihan dito ng parang isang alipin. Palagay ko'y napahimbing ang tulog ni Temyo. Mabuti yata, edad eh. Magpahinga ka na muna siya sa taas. Pagdating niya, tsaka ka na lang namin patatawad. Ano ha? Mabuti pa nga. Sige, magkir ka na. Margarita, samahan mo ako sa kwarto. Eh, paano ate? Sino ang aras sa kanila dito? Si Bakorong. Magandang umaga po. Ate Mio. Ate Mio. Eh, alagay ho, medyo ako na-atraso eh. Siya nga, kanginang-kangin ang kapahinihintay namin dito. Ano po ka, ano po ka, ate Mio. Kanina pa nga ako sana ako pupunta rito, eh hindi ko maiwanan yung aking kalabaw eh. At bakit pa, ano ba nangyari sa kalabaw mo? Ang anak ko eh. Magaling na. Eh, ano naging anak? Eh, ano pa magiging anak nun? Di kalabaw eh. Hindi yan, Tevyo. Ang ibig namin sabihin, kung lalaki o babae. Siya nga naman. Babae, lalaki. Pero ang sopas mo nito, eh mistiso. Meron palang mistisong kalabaw. Meron. Yung maputi. Teka mo na, Temyo. Di ba maswerte ro'y yung puting kalabaw? Yan nga ang nasabihan. Pero asiste, eh, tila ho yata meron pang ibig sumunod. Aba, hindi kambal. Eh, yun nga ho mangyayari. Pambira! Kambal na kalabaw. Tama na usapan tungkol sa kalabaw. Nag-aamoy kalabaw tuloy dito. Ang magandang umaga, ito. At anong kinaganda ng umaga? Dahil sa kalabaw, maupo kayo. Temyo, kailangan kong isang katiwalang hindi nangingiming magtrabaho parang isang kalabaw. Ano? Sang-ayon ka ba? Eh, yan ang trabaho gusto ko eh. Bueno, kung gayon, makipag-usap ka kay Bakorong tungkol sa iyong gaganahin. At makapag-uumbisa ka na ngayon. Ayusin ko agad yan, Dad. Salamat, Dad. At maaasahan mo, nagagawin ko lahat ang aking magagawa. Bibistahin ko lahat ang buong asyenda. At susuriin ko ang lupa. Pagkaranas ng linggo, magbabalik ako rito. At sasabihin ko siya kung ano-anong kailangan natin. Hindi na kailangan. Sasama ko araw-araw sa pagbibisita mo sa asyenda. Tama ka? Ikaw? Oo. Bakit? Eh, wala. Naitatanong ko lamang. At hindi lamang ako, pati si Margarita. Aba, eh, kailangan na rin sumama si Armando. Hindi ba, Armando? Aba, oo. Bakit? Eh, kailangan ko rin nung mabisita ang buong asyenda. Nang aking malaman ng tiyak na laki upang masayos. Talagang kailangan nita. Bueno, kayo ba? Oh, senyora. Eh, malamig ako sa bawang. Eh, hindi ko pala makahanda ng mesa. Bueno, tayo'y magsasalo-salo bilang pasinaya sa ating layunin. Magaling. Eh, huwag na kaya ito at inaantay pa ako ng aking kalabaw eh. Senyor mo, puro kalabaw. Kaya na, tayo magsasalo-salo. Kailangan kasi nagkaroon ng mistisong kalabaw. Thank you.
gusto na rin ang tukin eh. Hindi ko malamang kung darating si Margarita o hindi. At tutupin na nga siguro. Eh kung ganito naman kwasi ang pupuntahan kong lahat ng pag-ibibon, eh mabuti pa eh, kapaparin ako. Mabuti pa nga. Kaya kung maniipit ko na rin mainis eh. Hindi ko malamang kung anong klase ng babae ito siya. Mangungumpid at pagkatapos pag-antayin tayo rito. Mainis. Kung sa bagay ay mabuti eh, ang kanyang tangka. Ibig niya marahil maging sosyal. Sosyal? Pablo, maupatawan eh. Paano ba maging sosyal? Kumbahing makalumang makaluma. Oh, masyadong mahirit. Pinupusan ako na malabot ah. Ikaw lang ba? Pati ako, ibig ko na magubad eh. Magigil na kayo. Pati ako hindi na mapasalit. Para akong sinisilaban sa init eh. Oh, mapilit lang ito si Igmi eh. Ayaw ko lang pumarito eh. Makatunga ka lang maghapon dito eh. Alak lang, may sayawan daw. Sino man sasayo sa tupig na yan? Parang punetre. Hindi naman. Paano magpapasayo eh? Parang naman ang yun. Hindi na bali yung sayawan. Ang ibig ko malaman kung may pagkain. Puto naman sa tapaw. Pagdating sa kaya eh, magtigil ka. Ano ba, Bapur? Talaga bang ganito na lang tayo? Hindi ko naman maintindihan yung siyidad. Ang kailang beses na akong katog ng katog sa pintuan, walang sinasabi kundi sandali na lamang daw, sandali na lamang daw. Eh, hindi lamang kayo naiinit, pati ako init na rin. Ano ba naman ang ginagawa ng matandang yan? Hanggang ngayon hindi ka nananao. Sinusunod marahil yung kanyang kansola. Oh, siguro nga, napakakulit yung matandang yan eh. Masyado namang mga bata ito. Eh, ano ang maalay ninyo kung sinasadya niya yun? At magulat naman kayo sa kanyang pagdating. Gugulate? Itong ayos sa amin ito, ang ganda-ganda ng baro ko at ang coffee ko, na coffee ha, malulumat Maria siya. Mariosef, hintayin natin siya. Napapansin ko lamang eh, masyado na yata. Magandang hapon naman sa inyong lahat. Magsiupo kayo. Ako'y nagpapasalamat ng buong puso sapagkat hindi ninyo ako binigo. Sa inyong pagpapaulak sa aking paanyaya, ay napagkikilalang kahit bahagya ay mayroon pa rin kayong pagtingin sa akin. Inaamin kong matagal na rin panahon na ako'y naging malayo sa inyong lahat. Kaya hindi ko kayong sinisisi kung ako'y inyong kapuotan. Subalit ngayon, ay bago na ang lahat. Magmula ngayon, ay bukas na ang Hacienda Morente. Pagtulong-tulungan nating pagyamaning muli ang mga lupang nakatiwangwang. At hinihiling kong limutin na ninyong nakaraan. At tayo'y magsama-sama upang manumbalik na muli ang kasaganaan dito sa ating nayon. Hindi kayo dapat magtaka sa aking biglang pagbabago. Sapagkat sadyang ganyan ang buhay ng tao. Kagaya ng panahon, mayroong tag-araw at mayroong tag-ulan. Maraming nagsasabi na ako raw ay matandang dalaga. Masungit, takim, walang kaibigan at walang kapwa-tao. Mayroon pa rin nagsasabi na ako raw ay lipat na. Makaluma. At walang kamalay-malay sa lakad ng bagong kabihasnan. Ngunit ipakikilala ko sa inyo na kayong lahat ay nagkakamali. Ang tao ay kasintanda lamang ng kanyang sariling pakiramdam. Si Soledad Morente, sa mga sandaling ito ay punong-puno ng buhay at sigla. Ngayon ay magsasaya tayong lahat. At ipakikilala ko sa inyong lahat ang tunay na si Soledad Morente.
ang mga luha mo. Kung ikaw ay may dusay, nagdurusa rin ako. Maniwala sana habang buhay, sasambahin kita. At sa akin ikaw ay nawalay, o irag ko ay ay nakunakay. Ang ibig ko ay magsayaw tayong lahat. Maestro, musika. Sa buhayang ko'y wala ng papari, lalo't sa pag-ibig. Ang anumang dusay di pa nakakami ng iwi kong dili. Minsan ang puso ko'y natutong umiro. Naku, anong sarap ang aking narinig ay di malilimo. Me muero de amor. Yo te quiero, quiero a ti. Ang kamis na sabi, ang patuloy ko ay gayari. You're the one for me. Mula noon ako'y naging malikaya. Natutunan aking narinig ay di malilimo. Me muero de amor. Me muero de amor.
wala na akong dapat pang hilingin. Ang lahat ay pawang nangangako ng isang magandang kinabukasan. Pati ng hangin ay di naman din punong-puno ng masasayang awit. Ako man ay nasisiyante. Lalong-lalo na ngayon. Ikaw at ako ay magkapili. Alam mo, Edad, ang pook na ito'y nagpapagunita sa akin ang ating maligayang kabataan. Naalala mo ba nung araw, ang katulad mo ay isang ibon, kanta na kanta. At talaga namang maganda yung pili. Naalala pa ba yung madalas mong awitin ng araw? Nagtataka ko sa'yo. Para bang nahuhulaan mo ang aking iniisip? Ngayon-ngayon lamang eh, ibig nang mamutawi sa aking mga labing awit na yan eh. Nananabik ako, Edad. Maaari bang awitin mo para sa'kin? Bakit kaya ako nabuhay at tigib ng kalungkutan, ang puso ko ay walang laya upang magmahal. Ngunit hirap ako'y asahan, kahit ako ay mamatay. Ang pag-ibig ng aking puso sa palad mo giliw aking iiwanan. Huwag mo na iro akong alalahanin, pagkat ang puso ko ay naninimdim. Ngayon ko lamang napagtantong tuluyan na ang aking pag-ibig ay ayaw papigil. Bakit kaya ako'y nabuhay at sigib ng kalungkutan? Ang puso ko ay walang laya upang magmahal. Nitiro ako'y asan, kahit ako ay mamatay. Ang pag-ibig ng aking puso sa halag mo'y aking iiwanan. Salamat, Edad. Ang iyong tinig ay kasing ganda ng iyong puso. At bawat katagang binigkas ng iyong mga lapid ay naglalarawan ng isang kaluluwang malinis, banal, at maunawain. Totoo nga ba, Tenyo? Hindi ka kaya nagbibiro? Hindi, Edad. Ito ang mga sandali ng pagtatapat at pagbubukas ng mga puso. Anong ibig mo? Bago ako magtapat, ibig ko munang magtanong na kung ang pag-ibig na isang mahirap na binata ay paalagahan ng isang babaeng mayaman. Pangalan ng pag-ibig, ang lahat ay pantay-pantay. Walang mahirap at walang mayaman. Kung gayon ay ibig kong malaman mo na nasa palad mo ang kaligayahan ng mahirap na binata niyan. Nagtatapat ka ba sa akin ng pag-ibig? Hindi ako.
Ang tinutukoy ko si Armando at si Margarita, sila'y nag-iibigan. Ano? Si Armando palang ibig mo sabihin, ha? Oy, Dad. Pakinggan mo muna ko. Sapagkat si Margarita naman ay may gusto ng gulang upang magmahal at umibig. Ayaw mo sanang dulutan siya ng kabiguan. Ano bang kaugnayan mo sa kanilang pagmahalan? Bakit ka ba nakikialam? Hindi ako siya nakikialam. Lamang ay si Margarita ay nangangambang magtapat sa iyo. Kung kaya't ako na nangahas na magsabi. At inakala ko namang ako'y pagbibigyan mo. Tutal naman eh, si Armando ay walang hangarin sa inyong kayamanan. At si Margarita naman, inahandang magpakasakit, alang-alang sa kanya. Kaya ako na nakikiusap sa iyo na kung maaari, bayaan mo na silang makasal. At kung hindi, baka makaisip pa silang magtaanan. Hoy! Kung kailangan ko iyong payo, sasabihin ko sa iyo. Hindi mo na kailangan katuturuan sapagkat na lamang ko ang aking ginagawa. Hindi kita kinuhang katiwala ng aking asyenda upang pakilaman mo ang aking sariling pamuhay. Edad, akala ko'y nagbago ka na at nawala ng kapuutan sa iyong puso. Akala ko'y marunong ka nang kumilala ng katwiran at ng katarungan. Akala ko'y hindi ka na mapagpataas ngayon. Ngunit yung palip, akala lamang, hindi ka pa rin nagbabago. Talagang hindi! Sapagkat ako'y gising at hindi nangangarap na katulad mo. Nakikita kong katotohanan at yan ang aking pinaniniwalaan. Para sa akin, walang lalaking hindi mapag-imbot at sinungaling na katulad mo. Pare-pareho kayong lahat! Hoy, huwag mo kaming lalahatin. Wala akong sinasabi sa'yo kung hindi. Bigyan mo ng pagkakataon ng mga iba, sapagkat lahat ng tayo pinanganak sa ibabaw ng lupa na may karapatan lumigaya. Hoy, pangaralan mong iyong sarili at huwag mong pakilaman ang aking buhay. Magsikap ka sa iyong trabaho at magkakasundo tayo. Ang ahas nga naman, maghunos man, ahas din. Mula ngayon eh, hindi mo nakakatiwala. Kumarap ka na ng ibang alipin! Kayo magtaka. Ako pa rin sa Soledad na gising-nagising at hindi nangangarap. Bakit mo nga ba ako pinasundo, Ida? Ang ibig kong gawin niyo, Tata Foro, ay ang lupa sa kabilang bakuran ay palinis niyo sa lalong madaling panahon. Palinis? Ngunit, paano linis ang ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang mga taong nakatira sa kubo ay paalisin, pati mga kubo nila. Ida, hindi mo maaaring gawin yan. Totoo, maraming tao mapipinsala. Nalalaman ko ang aking ginagawa. Makinig sa akin. Ano man ang dahilan ng iyong kinagbago, iniluluhog kong huwag mong ibuntun sa kanilang iyong galit. Mahawa ka sa mga taong yun. Para sa sundin niyo ang iyong utos ko. Magandang gabi sa inyo. Saan niya kami ibig sa punong kahoy? Kaya hindi niya nalalaman ang hirap ng maraming anak.
ganito. Aking inutusan lamang ni Dad. Ang ibig ni Dad ay malinis ang pook na ito. Ano ba ang tingin sa amin, basura? Dapat ninyong malaman. Dapat ninyong malaman na ito'y kanyang lupa. At si may titulo to rin sa pinangahawakan. San mahusgado kayo pumunta ay talo kayo. Hindi ka kayo! Hintay muna. Ang ibig ko sabihin na ito, sundin na natin ang kanyang kagustuhan. Para walang gulo, ay magsama-sama tayo rin sa aking kapirasyon lupa rin sa libid. Kaya naman ay buong puso kong pinagkakaloob sa iyo. Ang lahat ay hindi natin maringkuni sa dahas. Kinakailangan magpaliwanagan ang bawat isa sa atin. Maraming salamat. Talagang wala na kaming maisip na paraan. At saka na kami makikisuro sa inyo. Papayamin nyo at pagpupulungan namin ng mga bagay na yan. Inakala ko namang maayos ang gusto na yan sa pamagitan ng pagpagunawaan kay Dad. At naniniwala akong siya naman ay meron din namang puso ng dami ng katulad ng sa atin at hindi niya matitiis na tayo manira sa lansangan na parang mga hayop. Alam ko. Alam ko yan. Ay muna kayo lawa. Kailangan lusobin yan. Alam mo ba, Hotel? Nag-aaksay ka lamang ng panahon. Kung ako, eh hindi ko maunawaan si Dad, ikaw pa kaya? Ngunit porong kinakailangan maunawaan niya sapagkat hindi gawang biro magpabuhat ng bahay. Ang mabuti, kayo na mag-ayos-ayos. Ikaw na makipag-usap sa kanila. Huwag naman ninyong kalilimutan na sa lahat ng oras ay nakahanda ang aking maliit na lupa rin sa libi. Yan ay nakalampak sa inyo lahat. Okay, ikaw na ang bahala makipag-usap sa kanila. Mag-ayos-ayos kayo. Ako'y marami pang lalakarin, kaya dyan na muna kayo lahat. Ano sa kanila? Magtiyaga ka lang makapag-usap eh. Sulukin naman natin bahay. Tapos na. Matandang purong nilin. Purong mga ngalin. Bago kayo gumawa ng anumang hagbang, kinakailangan tawagin muna natin ang ating mga ito pangkasamahan at pagpulungan natin ang mga bagay nito mamayang gabi. Ito naman patake. Kagaling-galing at sinisatiwala ka na doon sa asyente. Umalis-alis ka na naman. Eh, napakainit ng ulo mo eh. Dahil eh, wala ka naman trabaho. Wala kang iniwan doon sa tatang mo. Manang-mana kang talaga. Eh, kanino pa ako magmamana? Bayalin niyo siyang madala. Sintikas ng batong ulo ng babae yan. Ikaw naman ba? Oo. Tumawa naman sa aling itin eh. Para pagpapayuhan mo lamang yung mga tao na huwag nang gumawa ng gulo eh. Gusto ba ninyo lalong lumaki ang ulo niyo? Natuto siyang pumasok sa masikip, matuto siyang lumabas. Ako hindi na niya katiwala ngayon. Wala na akong pakialam sa kanya. Tapos ang kwento. Masyado ka namang napakainit ng ulo mo. Ay! Pagkukis ka na ng kamero at ng paa. Ang makamiling dagsahan! Ano nga kaya mangyari kay Idan? Kawawa naman. Masyadong ginagawang... Ngayon ko na ang pagkakaya ko, wala halaga sa pagkakaya ko. Ang ibig
sinalaman na siya ang susunod. Hindi na ako parang... Kapag nalaman ang senyorita na dito, sa akin ipupunto na naman ang galit. Magalit na siya hanggang dito niya. Panahon na ngayon upang mapatunayan kung hindi lahat ng lalaki magtaraya at kung sinungaling. Si Armando ay tapos sa akin. At ako'y sasama sa kanya kahit nasaan. Senyorita, anong oras ang tipa na niyo? Hintay niya ako, Marvin. No! Hinirang ninyo ako maging dagdag ang pagsalita! Ngunit dahil kasi tuwalti ninyo na ito lahat! Hala! Gusto ninyo pumatay ng tao! Nauhawakal kayo sa dugo! Ayan! Pumatay kayo ng tao! Sige! Pumatay kayo! At ang Diyos niya ang bahala sa inyo! Nag-ibiting na ako sa akin tupulin! Kaya nga naman, bakit hindi niyo pangingan tatawag siya? Ano pala siya dito? Magandang gabi sa iyo, Edad. Kami na pa rin, hindi upang manggulo. Hindi upang ilahad sa iyo ang karahingan ng aming mga damdamin. Napakabigat ng ipinagagawa mo sa amin, Edad. Sadyang napakabigat para sa aming mga maralita. Nalalaman namin na ang lupang yan ay sa iyo at hindi namin inaangkin. Para malaman mo ang katotohanan nila, ang nasira mong ama nagbigay sa amin ng pahintulot na magtayo ng mga kubro. Doon na ako nagkaanak hanggang sa magkapo. At hindi lamang ako. Lahat kaming naninirahan doon ay panatag ang mga kalobang doon na rin kaming mamamatay. Bakit mo kami paalis? Anong kasalanan ang nagawa namin sa iyo? Kung ibig mo eh, uupa kami sa iyo, Buwan. Tapos. Kung tapos na kayo tataw sa iyo, ako naman ang inyong dinggin. Inyutos ko nga kaya tataporong na kayo'y pagsabihang umalis sa lupang yun. Ngunit yan ay kahapon. Ngayon, sa ganang akin ay, umalis man kayo o hindi ay, pareho na lamang sa akin. Ngayon ko na kilala ang aking pagkakamali. Sa paghangat kong makapagtulit ng kabutihan at matulungan kayong lahat ay ganito pang aking kalapitin. Ang hindi maunawaan, ang kutsayin ng lahat. Hanggang sa mga sandaling ito ay magtangkam pa niyo, Lusubit. Upang marahil ay pagkuhatakpan niyo ng kamay na. Alam kong kinamumuhian ninyo ako. Subalit hindi ko kayo sinisisi. Yan ay inyong karapatan. Ako ay aalis. Iiwanan kong asyenda sa pamahala ni Tata Porong. Kaya't tuloy pa rin ang inyong pagtatrabaho. Ang lupang kinatatayuan ng inyong mga bahay ay talagang ibibigay ko sa eskwelahan upang magawang palaruan ng mga anak ninyong nag-aaral. Gayun din, ibig ko sanang magpahukay doon ng Poso Artesiano upang may makunang kayo ng tubig na inumin. Kayo na ang bahala. Ano man ang mag-ibigay, susundin ko. Magandang gabi sa inyo lahat.
Ay, ibig kong malaman mo, walang katapusan ang pagmamahal ko sa iyo. Ngayon ako naniniwala, totoo nga pala, bawat tayo may karapatang umibig ng malaya at mabuhay ng maligaya. Sa pangamba ko, baka ikaw may lumasap ng pagkasipayo. Ay, hindi ko nalagunit ang mahal lang pala sa iyong pag-ibig. Hindi nga pala matir ang ginagawa ko pagkahil sa iyong kaligayahan. Kung ako man ay inyanak sa pagluha, ikaw ay hindi. Tawagin mo ako. Ate, ako ang hindi nakakilala ng mabuting angari mo para sa akin. Ako ang nagkasala sa iyo, ate. Patawarin mo. Hindi na ako maaaring magsala natin. Sapagkat mahal naman kita. Hindi kita maaaring magsala. Maaaring marinig magsisi, Armando. Lahat ng sasabihin mo, susundin ko na, ate. Susundin ko na. Hindi na kayo kailangan magsana pa. Armando, patuloy ka. Narinig ko lahat ang mga pinag-usapan. Kaya ako ngayon ang umihingi ng kapatawaran sa pinangka namin pag-alis ni Margarita. Wala kang kasalanan, Armando. Napagkabuti mo, ate. Napagkabuti mo. Nakasalanan ko lang ni Margarita sa buong bahay. At dito na kayo maninirahan. Mahalin mong mabuti si Margarita. At pagpalain kayo ng Diyos. Dakilang puso meron ng ate. Margarita, ngayon pa'y binabati na kita. Salamat po. Ngayon din sa'yo, Armando. Salamat. Ikaw naman bata ka eh. Kahit kailan ka eh. Kapag naihit mo, talagang hindi ka na mapipigil. Hindi ka na naawa sa amin. Tabayan niyo at pagdating ko ni, padadalang kayo ng tulong. Eh dahil ba doon? Maiiwanan mo na naman kami ni Ending eh. Kaya layo-layo pa naman ang paparoon. Senyo! Senyo! Aba, Koro! Mabuting tumating kayo at sige kaya! Anong araw, nanay ka? Anong araw po? Ano kung mabuti dumating ka, Poro? Oh. Ayan, aalis na naman daw at babalik sa Mindanao. Ikaw na nga bahala makipag-usap. Yan, Jeng. Oh, ay, ako bahala. Hindi mo maaaring gawin yan, Tenyo. Hindi mo maaaring gawin sa akin yan. Ikaw pa naman nahihirang kumbes mo sa kasal namin ni Margarita. Pumayag na ba si... Pumayag na si Ate Dad. Bueno. Kung gano'n eh, binabati kita. At hindi na muna ako aalis hanggang dito po sa iyo yung kasal. Ayaw ko pa niyan. Maraming salamat, Temyo. Temyo, ay, sino yata malikas gagawin mong yan? Bakit? Nandito ang kapalaran eh, aalis ka pa. Ano ay ibig sabihin, hindi mo nalagin mo? Ayan, paano makibang forum? Siya nga naman, Temyo. Baka akala mo'y nakakaila sa akin yung mga ikinigilis mo. Nalalaman kung may pag-ibig ka kay Dad. At siya man naman ay may pag-ibig din sa'yo. Pag? Hindi kami ba forum maaaring magkatuloy ni Dad kailan man? Sapagat parehong mainit ang aming ulo eh. Eh di nakatapos na niyo, magkakamatayan kami dalawa. Mabuti pa yung magkalimutan na. Putong batang ito. Hindi mo ba nalalaman yung kasabihang ang umuurong ay hindi nagtatagumpay? At isa pa, wala man simsimang birya sa matyagang manalangin. Tama. Dahil mababad sa tubig, kapag nadara sa init, kapilit ang magdidikit. At ito pa isa, marahil na maalam mo ito. Walang matigas na buto sa matyagang aso. Basta mami ang gabi, kami ang bahala. Kaya yung bahala, pero akong kawawa. Ate, sa buong buhay ko, iyo lamang ako mapapahiwalay sa'yo. Kaya't hindi ko malaman ang aking gagawin kung hindi ka mapapigil. Hindi mo lang kailangan, Margarita.
Mula ngayon, ay dapat mo na lamang iyo ko lang panahon mo kay Armando. Magmahalan kayo at magtulungan kayo. Yan lamang ang maipapayo ko sa iyo. Ngunit ate, alam kong mahal mo siya at nalalaman kong mahal ka rin niya. Hindi kami maaaring magkasundo ni Temyo. Sapagkat magkaiba kami ng damdamin. Ang sino man sa amin ay hindi maaaring patalo sa isa't isa. Kaya nga ang kailangan ay itinukong isa sa iyo, ate. Kailangan niya. Ngunit ako, susuko sa kanya. Nungka. Ate, inaharanag ka na si Temyo. Pabayaan mo sila. Balik ka na rin yan. Pero ate, oh, umalis ka na rin. Kailin ka na rito. Magali ka. Ulit ate, ano gagawin natin? Nakasaya. Wala kang pakialam. Lagyan mo. Ano nga bang niya natin? Tampa. Tampa, ate. Sige pa, bahala akong kawawa. Ayan, pinatituloy yung ilaw. Lumabas pa tayong kayahaya. Undangan kasi kayo eh. Yaya pa ng yaya, hara-hara na. Ang titigas ng ulo ninyo. Naku eh, dapat sa babae nga ni Pukuli ng Bato eh. Teka mo. Huwag mo kasama atanin ninyo. Magandang gabi ate. Magandang gabi naman. Kalabaw lamang ang binabato. Narinig ko ang sinabi mo. Nasuyang-suya ka na sa akin, hindi ba? O ngayon kaharap mo ako, bakit hindi mo ako pagbuhatan ng kamay? Napagkikilalang hindi ka tunay na lalaki. Ano ka mo? Hindi pala, ha? Halika! Aray! Aray! Aray, Diyos ko! Aray! Aray, Diyos ko! Matagal ko nang gustong gawin ito. Aray! Aray na po! Hindi maaari sa akin yung kalukuhan, ha? Aray na po! At dapat mong malaman anong araw pa ay iniibig na kita! Siya nga ba, Temyong? Oo! Oh. Iniibig din kita eh! Ano? Iniibig din kita! Iba ka hindi mo sinabi sa akin yung araw pa at nang hindi na ako nahirapan! Aray na po! Suko na ako! Suko na ako! Suko ka na? Oo! Hala! Aray na po! Ano nga yan? Aray, magmula ngayon eh.
ikaw na ang susundin ko. Ikaw na ang aking amo. Ako na iyong amo? Oo. Alek! May reklamo? Wala! Nalagay ko nga pa, Blake. Ay, Pamporog, pag titsiga ko na ko ito, hindi na ako uwi sa Manila. Hello. Alek. Ano ka mo? Alek. Walang hiya ka, Alek. Patutulong lamang sa'yo magkukasampigin eh, pahahali ka! May reklama?